Number one, the law accuses him. Yung pala, yung humahatol. Di ba sa hukuman, may akusadong nakaupo? Tama? Yung the law, yung law, nag-aakusa sa kanya. Sabi doon sa Romans chapter 3, verse 23 and 24, for all have sinned. Anong akusa? Lahat ikay makasalanan. Ikaw ay makasalanan. Ako'y makasalanan. All have sinned. Ang sabi ho doon. And fall short of the glory of God. Kapos ba? Yes, all, ang sabi doon, and fall short of the glory of God. Kapos, kung sa basketball, kapos, hindi tumama ng ring. Ano? Hindi mo, kung sa dart, hindi mo na-hit yung bullseye. Kasi ang ibig kong sabihin ng kasalanan ay to miss a mark o missing a mark. Ano? Hindi mo nakuha yung standard ng Diyos na kautusan, kapos. Kaya fall short ka. All have sinned and fall short of the glory of God. Kaya sabi, the law accuses, hindi mo kaya. The law is unbending. Hindi pwede yung pirapirasuhin at piliin mo kung alin na susundin mo. Hindi ka pipili ng malambot para kainin mo. Wala. 613 law, kakainin mo yan. Susundin mo yan. At kapag nasunod mo yan, you are blessed. Kaya lang, pag hindi mo nasunod, ang isa nito, you fall from all. Break one, break all. It's either ang iyong score ay 100 or 0. Kapag hindi ka nakasunod sa isa, hindi 9 ang nakuha mo. Hindi 612 ang nakuha mo. 0 ka pa rin. Unbending po yan. Hindi ka pwedeng mamili. Ay, itong gagawin ko. Gagawin po natin lahat yan paulit-ulit at walang mintis. Kaya sabi ng law, nung akusahan ka, nung akusahan ako, all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi nakaabot. Kapos. Pangit ho bang balita yun? Kapos ka? Eh, ang maganda, may verse 24. Buti na lang! Sabi mo sa katabi, buti na lang! Tapikin mo yan sa online na kapot katabi mo, kahit supa yan, buti na lang! Ano sabi doon sa verse 24? Being justified as gift by His grace. Paano ka daw napawalang sala? Yung mga kasalanan mo, for all have sinned, nakaupo ka sa hukuman, the law accuses you. Ang sabi, being justified as a gift. Regalo ng Diyos by His grace sa pamamagitan ng redemption na nakay Kristo Jesus. Palakpakan po natin. Wala akong magagawa. Inakusahan ako ng kautusan. Ako'y makasalanan. Inakusahan ako ng aking konsensya. Ako'y makasalanan. Inakusahan ako ng asawa ko na ako'y nagkasala sa kanya. Lahat ako'y makasalanan. For I am a sinner. Pero by His grace, binigyan tayo ng regalo ng justification. Pinawalang sala. Pinawi. Kinalimutan. Alam mo ba ninyo, pagpapawalang sala ng Panginoon, hindi lamang pinatawad, hindi lamang pinalawi, kinalimutan pa. Eh bakit inaalala mo pa yan, kapatid? Bakit araw-araw mong inaalala? Kalimutan mo na. At tumutok ka doon sa tinapos na gawa ni Kristo na dahil sa kanyang biyaya at pagbibigay ng biyayang ito, ako ay napawalang sala. Ang papawalang sala mo ba isang araw lang? Tanong, ang pagpapawalang sala ba ng Panginoon ay isang araw lang? Magpawalang hanggan po yan eh. Ang justification mo ay hindi day-to-day basis. Pang walang hanggan yan, depende yan kung paniniwalaan mo si Jesus o hindi sa galing na kanyang ginawang pag-justify sa'yo. Pero ako, hangang-hanga ako sa kanya. Kasi yung aking past sin, yung aking present sin, yung aking future sin, napatawad na, hindi ko pa nagagawa. Ngayon, pinuproblema ng mga tao, paano mapapatawad ang isang problema o yung kasalanan na hindi pa nagagawa? Hello? Noong nagpatawad si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi ka pa buhay. And yet, pinatawad ka na sa lahat mong mga kasalanan. Sige, ipasok mo sa maliit mong kukote kung paano mo ba i-re-reconcile yun. Na ikaw ay napawalang sala sa iyong past and present dahil sa pananampalataya mo, pero yung future, hindi.
Wow, ang iyong pananampalatayang buo ay kasama ang past, present, and future. Because si Kristo ang tumubos sa atin. Siya ang ating katubusan sa lahat ng mga kasalanan. Kaya pagdating sa kasalanan, kung magagawa ba, sana huwag magawa. Kaya nga sabi sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2, kung ayaw kong kayo magkasala, ngunit kung magkasala kayo, at hindi naman mangyayari na hindi magkasala ang tao, eh meron tayo ikang 1 John 1:9, ang sabi doon. Eh hindi ho eh. Meron tayong tagapamagitan sa Ama, si Kristo na nagpalubag loob sa Diyos. Siya yung propitiation natin sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay magkakasala, huwag naman sana. Hindi ho tayo dito nagtuturo na ikaw magkasala ng... Kaya nga tinuturo natin itong mga idolize, meron kang tagapamagitan, manampalataya ka doon sa iyong tagapamagitan. Lord, alam ko pong ako'y nagkamali dito. Ikinoconfess ko na ikaw ay nagkamali, umaagri ka sa Diyos na mali ka. At pagkatapos ay nagre-repent ka, tumatalikod ka doon sa ginawa mong iyon at sinasabi mo, Lord, alam ko po na hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa biyaya mo. Pero alam ko po na ako'y pinatawad mo na sa lahat kong kasalanan. Ina-acknowledge natin ang kasalanan. Hindi ho natin sinasabing nine-deglect natin at hindi na ho tayo nagre-repent. No, ikinoconfess natin na mali ang ginawa natin iyon. Nag-a-agree ka sa Diyos na mali ang ginawa mo. Pagkatapos ay tumatalikod tayo, changing of mind, repentance, doon sa nagawa natin. Na pagkatapos sinasabi natin, salamat sa dugo mo na siyang tumubos. The redemption.